Diyos gusto niya sobra-sobra. Hindi dahil sa gusto niya na tayo mag-aksaya o tayo i-spoilin niya, kundi dahil gusto niya tayo ay guminhawa at upang tayo ay makatulong sa iba. Hindi ka naman niya din bibigyan ng sobra-sobra kung hindi niya alam kung makatutulong ka talaga sa iba o hindi. Si brothers and sisters, kaya anuman ang kakulangan na nararamdaman mo ngayon, na nakikita mo ngayon, na nagtitrigger sa'yo ngayon, kulang pa. Dapat magkaroon ng bahay kami na pamilya. Kulang pa. Kailangan yung anak kong ito maagapayanan ko pa. Kulang pa. Kinakailangan yung kapatid ko matulungan ko pa. Kulang pa. Kinakailangan makatulong pa ako sa kanya. Ano mang kakulangan niyan, sinisigurado ko sa iyo, ang Diyos ang nag-trigger sa iyo niyan. At dahil ang Diyos ang nag-trigger sa iyo niyan, sigurado ko, gagawa din siya ng paraan upang ikaw ay tulungan. Na yung kakulangan na yan, balang araw ay papunan. Basta magsumikap ka lang, laban lang, magtiwala ka lang. Kasi, hindi mo alam kung paano. Kasi, ito lang yung natapos mo. Ito lang yung meron ka. Mahirap lang din yung pamilya. Ito yung sitwasyon ngayon. Paano mabubuo ang pamilya? Eh magkagalit talaga ang iyong ama at iyong ina. Ang iyong ina at ang iyong kapatid. Paano ka makatutulong? Eh wala ka naman talaga. Paano mo siya magagabayan? Eh may sakit ka. Mahina ka na. Matanda ka na. Sino ang mag-aalaga sa kanya? You see? May mga kakulangan na nararamdaman. Hindi mo alam kung anong paraan, pero sabi ko nga, again, ibigay mo lang kung ano ang kaya mo. Magtiwala ka sa kanya. Kasi at one point, darating yung punto hindi na mahalaga kung anong alam mo pa. Ang mahalaga, ang mas nakakaalam ay siya. Magtiwala ka. Maliwanag ang sinasabi sa Biblia. God will supply all our needs according to His riches. Hindi niya sinabing according to your resources, to your talents, to your connection. According to my riches. Ako ang bahala. Kaya darating din ang punto, hindi na magiging masyadong mahalaga ang kakaunti na po pwede nating may ambag sa kanya. Kasi darating ang punto na mas mahalaga na ay yung kung ano na ang meron siya. And the good news is, lahat ng kailangan natin, meron siya. So ngayon po ay pinararangalan natin ang mga lolo at lola. Mga lolo at lola na sinasabing mas mahal ang kanilang mga apo kaysa mga anak nila. Ah, tama ba? I don't think so. Yan pa rin yung nanay mo eh. Yan pa rin yung tatay mo eh. Kung bakit ba parang ganun na mas mahal yung apo kaysa anak? Palagay ko, ganito ang rason. Kasi ngayon, mga lolo at lola, di ba? Lalo na yung mga retired na. Mas may panahon ka na. Ngayon, mga lolo at lola, di ba? Mas may pera ka na. Di ba? Kaya nga, ngayong pandemic, ang church talaga ay nahit. Kasi bawal lumabas yung mga senior citizen. Ang pwedeng magsimba yung mga bata. Eh yung mga senior ang may pera. Patay ang kolekta. Seriously, mas may panahon ka ngayon. Mas may pera ka ngayon. Ang punto ay ito. Kung dati may mas panahon ka na. Kung dati may mas kakayanan ka na. Kung dati may mas pera ka na. Sigurado, mas galante ka, mas hands-on ka sa anak mo noon. Amen? Sino bang magulang ang hindi magbibigay sa kanyang anak kung meron naman siyang ibibigay? Eh yun nga wala kang maibigay, gagawa ka ng paraan upang may maibigay. Yun nga hindi mo kaya, gagawan mo ng paraan upang yung makaya. Yun pa kayang meron ka na at kaya mo nang talaga. Kaya napakapalad natin sapagkat meron tayong Diyos na kaya ang lahat para sa kabutihan natin. Na merong lahat ng bagay para sa kabutihan natin.
sapagkat kung ang ating mga magulang, sinasabi nga sa Luke 11 verse 11, kahit may kakulangan, kahit may kapintasan, kahit may weaknesses, gagawin ang lahat para sa atin na kanilang mga anak. Tayo pa kaya ang tipirin ng Diyos? Hindi. Tayo pa kaya ang tiisin ng Diyos? Hindi. Kaya kapatid, maniwala ka, ayaw ng Panginoon yung nararamdaman mong kakulangan na yan. Kaya gagawa siya ng paraan upang ikay tulungan. Magtiwala ka lang. Tama, iyan ang iyong reality. But it is not your destiny. Location mo lang yan. Hindi yan ang iyong magiging hantungan. May mas maganda siyang balak para sa iyo. Kumilos ka lang, lumaban ka lang, at magtiwala ka lang. Amen. Lagyan natin ang ating